Hi guys! Welcome dito sa Rishan Tarong reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective your energy at this time. So, what we have here is the Eight of Pentacles and the Seven of what? Meron tayong Empress. Oh. Empress. Oh. And Eight of Cups. Seven of Pentacles, Knight of Cups in reverse. Masyado madami no. Hardworking kayong tao. May focused, may determination, may matyaga ka, patient, good looking, attractive, abundant yung buhay mo. Parang, meron kang inaantay, guys. Maring sahod mo or your person. Matyaga kang nag-aantay and talagang nag-e-effort ka. Or pinufocus mo na lang yung sarili mo. Yung attention mo sa trabaho, sa paghanap buhay. Kasi maring yung inaantay mo, yung wala pa, nabagot ka lang. Parang ganyan, kakaantay, no? Nabagot ka lang, kakaantay. And para bang na-stress ka lang or nabuboring ka, kakaantay, pero wala pa rin. That's why ang pinagtutuunan mo ng pansin ay work, trabaho, sarili mo, meron kang self-love. And yun guys, oh, parang ang gusto mo na lang mangyari ay lumayo ka na lang, ganyan, umiwas, lumayo sa mga hindi lang sa-serve sa'yo, sa mga hindi ka na appreciate, sa mga sa person na, maring sa person mo na parang tingin mo ay hindi nakita yung value mo or hindi ka pinahalagahan, yung ganyan, no? Yung antay ka nga ng antay sa kanya, pero wala din naman. Wala siyang kumbaga hindi napakita sa'yo, hindi sumipot, or else ay naboring ka na lang kakaantay eh. Or para bang parang tingin mo, parang yung inaantay mo, parang wala kang asahan eh. Ganun. You're waiting for his return or for her return. So, pagbabalik niya. Yung nag-effort ka pero hindi na-appreciate yung effort mo. That's why gusto mo na lang lumayo. Parang ayaw mo na lang din. Ayaw mo na lang din talaga. Or kung dumating man yung panahon na mag-offer siya sa'yo, eh, parang, I'm done. Isip-isip mo, I'm done. Meron ka na ng self-love kasi, I'm done. Inantay kita, pero hindi ka dumating. Parang ganun ka. Ayaw ko na. Parang ganyan ka. You're valuing yourself here. Actually, napaka-attractive mong tao. Magnetic ka pa eh. Balance. Alas lahat na sa'yo na. Lahat ng magandang katangian. Charming. Intuitive. Good-hearted, no? Kind-hearted. Mabuti ang puso mo. Mabuti ang kalooban mo. Empathetic. Nawain ka. And with the pearl here, yan yung gemstone ng moon eh. Ibig sabihin,
emotional ka din, no? Marunong kang maawa, habag, nafe-feel mo din yung nararamdaman ng iba, yung ganyan ka, no? And you're creative kasi Venus energy itong Empress na to, eh. Bukas yung heart chakra mo. Open, balanced yung heart chakra mo. You are a person na always understanding, loving, caring, compassionate, natural. Simple lang, pero hot. Hot and so enticing, di ba? Charming pa. Yan. Alos lahat na sa'yo na, guys. Pero you're done waiting here. You're moving away. Dahil wala ka namang nahita. Wala yung inantay mo. Maring pinaasa ka. Maring, kung hindi ka man pinaasa, ay wala, eh. Parang tingin mo, ang labo na, eh. Ang labo nang dumating yun. At kung dumating man yun, ay parang ayaw mo na din. Gusto mo nang talikuran. I'm done. Yun yung sabi ko. Sa isip mo, I'm done. Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ayan guys, tingnan natin yung energies mo pa. Ngayon. Okay. We have here the Ace of Pentacles. Yeah. Ace of Pentacles and the Judgment. May mga magbubukas sa'yo ditong opportunities. Merong mga babalik from your past. Merong lumayo, pero merong babalik. Oh. With a stable offer here. A long-term stability. Grounded offer. A huge offer for you. Na nagkaroon ng awakening. So, na-awaken tong past person. Maring ito yung inaantay mo. Na babalik. Kung saan na susuko ka na. You're done. Sa isip mo, I'm done. Waiting for that person. Hindi na ako mag-antay sa kanya. Parang ganun ka. Doon siya na-awaken. Doon siya na nag-decide na babalik sa'yo or naghahangad na bumalik sa'yo. Meron siyang awakening yan. And kung hindi man ito yung person na to, yung inaantay mo, possible marami to, guys, no? Na may mga nawala sa'yo, nababalik sa'yo. Pwedeng pera. Pwedeng person din, past person mo. Pwedeng negosyo. Pero this is a person na awakened to yung person na to. And may mga doors na mag-open sa'yo. Doors of opportunities. And it will bring stability, prosperity sa buhay mo. New doors of opportunities. Taurus, Virgo, Capricorn, and we have here a Libra, Cancer, Scorpio, Pisces. Main energy mo. Five of Swords. Page of Pentacles in reverse. See? Ayaw mo na magpatalo. Ayaw mo na magpakumbaba. Ayaw mo na... kung hindi naman sa ayaw mo magpakumbaba, para bang...
may pagkaano ka na dito eh, lumabas yung pagiging competitive mo, yung ganyan. Na hindi ka na magpatalo, guys. Yung strong. May believe ka sa sarili mo. Yung na-intimidate si ibang tao ngayon. Sa'yo, no? Or ma-intimidate yung person mo na to sa'yo kasi strong na eh. Hindi ka na mag... Ayaw mo na magantay sa kanya eh. Parang matigas ka na ngayon. Parang ganun. Kasi parang nasa isip mo, I'm done. I'm done sa person na yan. Parang ganun kay... Actually, naging mahaba yung pasensya mo kakaantay sa person. Pero, maring nga matagal na hindi dumating. Or, ngayon lang siya na-awaken kung saan sumuko ka na. Or sinabi mo na sa isip mo na I'm done. Or maring minessage mo siya na tapos ka na. Ayaw mo na magantay sa kanya. Or else, kung hindi mo siya minessage, kahit sa isipan mo lang. Sinabi mo sa universe na or sa God na ayaw mo na. Ayaw mo na magantay. And parang feeling mo para bang ano guys, i-turn down mo tong offer ng person. O kung sakali na mag-reach out siya sa'yo and mag-offer ng stable new beginning with you, ay gusto mong ipakita mo yung bangis mo sa kanya. Parang naipon na kasi guys yung sama ng loob mo. Habang nag-aantay ka na, hindi siya dumating na. Yung ma-disappoint siya guys ba? Pagka dumating man siya, nag-offer siya ng something stable with you. Maging ano ka na eh, you will show no mercy. Parang gusto mong experience na din yung kawa-awa siya. Ganun kasing ginawa niya sa'yo. Kawa-awa ka, nag-antay. Pinahabaan mo yung pasensya mo. Pero wala eh. Pagka, kunwari, nag-reach out siya sa'yo at nangihingi ng pasensya or else ay gusto makipagbalikan sa'yo kapag ayos, yung sabihin mo na, ay, ayoko na. Parang gano'n. Turn down mo na. Hindi mo i-accept yung offer niya na ma-disappoint siya. Yung pagsisihan niya, yung mga natuwa niya. Yung pagiging foolish niya. Gano'n. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Sino tong person, no? Eight of Pentacles. The Star. Hardworking. Focus sa kanyang crafts. Sa kanyang trabaho. Nakumita ng pera. Focus sa hanap buhay niya. Doon niya binubuhos yung lahat ng oras niya, possible. Meron siyang binibuild, meron siyang pinagtutuunan ng pansin. Dedicated siya sa trabaho niya, sa hanap buhay niya. Parang hindi na nga ito nakakapag, ano eh, pag-ayos-ayos ng sarili niya, parang hindi na naka, parang wala nang pake sa kung ano yung looks niya eh. Doon siya nakafocus sa trabaho niya, sa craft niya, yung ganun. Pero this is someone na possible kilala sa kung saan siya magaling. Possible master siya sa ganong field or craft, no? Skillful siya doon and kilala siya.
or else ay positive tong person na to, positibo-positibo, or nagbibigay ng inspiration or an inspiration sa maraming tao, or else ay mataas yung tingin mo sa person na to. Hindi siya nawawala ng pag-asa sa buhay, guys. Positive yung isip niya. Full of positivity, inspired. May faith siya. Naniniwala siyang walang imposible. Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. For information about your person, main energy ng person. Okay, we have here the Queen of Wands and the Five of Wands in reverse. I know, with the Two of Pentacles. Possible may choices. Or, ang dami niyang pinagkakabisihan. Ang dami niyang trabaho. This is someone na multitasking, multitasker, or parang master sa craft niya. Maaaring nga ano to, yung magician. Yung, pwede din, no? Yung, ano ba, yung magic hero, pwede din. Or else ay nagtatrabaho sa circus, or else ay parang para siyang foolish, parang ganyan, a jester, yung personality niya, parang ganyan, unable to decide, pwede din ganyan, or else ay pwede din komedyante, no? Pwede din komedyante, a jester. Pero successful siya, guys, sa trabaho niya, sa work niya. And may focus siya, determined. Or else, ay sikat to, Queen of Wands, and the Star. This is a well-known, or else ay a very attractive na person, charismatic, so possible, celebrity. And possible may option. May option siya. Weighing up options. Meron siyang choices. Meron siyang multiple priorities. Okay. We have here the Five of Wands in reverse. Nag-avoid sa conflict to, guys, eh. Ayaw niyang makipag-away sa'yo. Ayaw niyang magkaroon ng gulo. Ayaw niyo magkaroon ng away. This is someone na self-assured. So, may tiwala sa sarili niya, no? And confident, independent tong person na to. Creative, see? Passionate, ambitious. Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Anong feelings niya sa'yo? The world. Ay! And fairness, guys. The world and the Page of Cups. Mahal ka niya. Ikaw yung mundo niya. This person wants to protect you. Gusto niyang ma-met ka. Magkaroon ng harmony sa inyong dalawa. Magkaroon ng completion. Palagi ka niyang dini-dream. Or lumalabas ka sa panaginip niya. Or else ay ini-imagine ka niya palagi. Possible na nag- na hahangat pa to, or parang nag-imagine na
magkasama kayong dalawa with the two of cups. Ayun o. Na para kung itong itlog na to na, pinupulupotan niya. Para ganyan, para siyang ahas na pupulupot sa itlog. Ayaw niya maagaw ng iba, ayaw niya makuha ng iba. Nasa kanya lang, parang gano'n. So, dinidesire ng person na to na magkaroon ng balance. Pag-iisa sa inyong dalawa, you will be united. Magkaroon ng union, reconciliation. Na magkaroon na ng unity sa inyong dalawa. Maging close na yung bond nyo. You will be together. Yan yung ini-imagine niya eh. So, mahal ka niya in short. And nafe-feel niya yung chemistry. Strong chemistry sa inyong dalawa. Yung parang nakukuryente pa. Parang alam niyo yung totoong pag nagmamahal ka no. Parang napupul ka dun sa person mo. Or sa person mo. Para kang makuryente. Parang ganyan. Parang ganon. So, yan. You will be combined. Parang ganon. You will be together. Na parang pinupul kayo. Palapit sa isa't isa. Para siyang merong energetic. Parang ano ba? Napupul siya energetically. Yung parang ganon. Towards you. Na magkaroon na ng union si inyong dalawa. Na maging isa na kayo. Yung gano'n. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Libra. Ay, walang Libra dito guys. Cancer, Scorpio, Pisces. Feelings mo yan sa person mo. So, what we have here, masyado marami to. And the Tower, Seven of Swords in Reverse, still, naka-hold on ka pa rin eh. Gusto mo pa rin ang new beginning. Parang kung may mga mali ka man in the past, parang gusto mong magkaroon ng amendments sa inyong dalawa ng person mo. Or kung may ginawa kang mali sa person mo, ay mag-sorry ka. Parang ganon. Kasi still mahal mo pa rin siya. Ganon. Nasa ganon, magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Magsimula kayong muli. And maging masaya na kayo. Maging active yung love life nyo. Maging positive na. This person made you happy. Saya ka, nagiging full of vitality. Nagiging active ka, energetic ka. With that person. Anong nais mangyari ng person sa inyo? Okay, we have here the Queen of Pentacles. Ayan talaga yun. Nine of Swords. Na magkabati na kayong dalawa guys kasi na problema din siya eh. Magkakaroon siya ng anxiety, depression, yung ganyan. Sleepless nights. Nag-overthink siya guys. Kung paano kayo magkasundo. Kung paano
na magkaroon ng stability sa inyong dalawa, wala nang possible merong mga gustong kumontra sa connection niyo, sa pagsasama niyo. Kung paano maiwasan yung conflict. So, merong gustong manggulo or gustong humadlang. Yun yung pinaproblema ng person mo. Kasi mahalaga sa person mo yung harmony, peace. Ganun talaga sa mundong to. Baka hindi alam ng person mo ay ganun sa mundong to. In order for you to be happy, ay kailangan paglaban. Yung magpapasaya sa'yo. Kasi, may mga tao talagang a-against sa happiness ng ibang tao. May mga ganyan. Baka hindi alam ng person mo, may mga ganyan tao na ayaw na maging masaya siya. Ayaw niya nga, ayaw nilang peaceful yung buhay ng person mo, yung isipan ng person mo. Kaya until na, ang problema siya eh. Kasi hindi niya sinusunod kung ano yung tinitibok ng puso niya. Hindi niya sinusunod yung tama, yung alam niya yung tama. Yung kung ano yung desire niya. Yung sinusunod niya, parang iwas ang iwas sa conflict. Gusto niya ma-maintain yung harmony sa buhay niya, pero puro naman problema. Di ba? Kasi iniisip niya yung ibang tao eh. Yung conflict eh, more on negativity. Ganun yung person mo. Umiiwas sa conflict. Possible na strong yung Mercury sa person na to. Ganyan yung mga strong yung Mercury. Madalasan mag-agree niya na. Para wala ng conflict. Pero meron namang tao na pag gusto niya talaga or pagmahal niya yung isang tao, paglaban niya. Itong person mo parang walang panindigan to eh. Sa kung ano yung gusto niya, sa kung ano yung dinidesire niya. Iwas lang siya ng iwas sa conflict. Parang tingin niya pagka may gulo or may conflict or hindi siya sasabay sa agos ay parang stress na siya pagka may mag-oppose sa kanya. Ganun yung person. Makita ako. Actually, maraming taong selfish. Kung ganyan yung person mo ay sunod-sunuran sa gusto ng iba yan. People pleaser. Ganyan. Let's see kung ano naman yung next move ng person towards you. Okay, we have here the Tower in reverse. And the Two of Wands. Possible na gagawa na ito ng paraan or gagawin niya na yung plano niyang puntahan ka. Makipag-ayos sa'yo. Yung magkaroon ng new beginning sa'yo ng dalawa. Start. Na hindi na siya magmatigas pa. And of course, may kailangan siyang i-leave or i-sacrifice. Maring yung galit niya, puot, pwede rin ganyan, no? Kailangan niyang iwan yon in order to be with you. Or too much responsibility. Maring may mga responsibility siya sa family niya. Pwede siya yung nag-asikaso ng hanap buhay nila, ng family niya, no? Or business ng family niya. Siya yung nagmamanage. Pwede ganyan. So, kumbaga, hindi niya naakuin lahat ng responsibility. Parang ganyan. Anong gustong i-message sa iyo ng person mo? Parating niya sa iyo. Yun eh.
Someone na yun pero so maring boss niya, maring leader or someone na mataas yung position, maring tatay niya or may ari ng company, yung kumukontrol sa kanya, ayaw siyang payagan. Parang binibigyan siya ng maraming problema, maraming responsibility, maraming obligasyon, madaming trabaho. Kaya, stuck siya doon. Yes, stuck siya doon. Hindi siya makaalis-alis doon. Parang pinipigilan siya. Yun yung gusto niya iparating sa'yo. Ano pa? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Person. Actually, malungkot siya eh. Merong mga person doon, pero hindi niya naman gusto. Hindi niya naman type. Ikaw lang yung nasa puso niya. Na full of confusions siya, guys. Na meron siyang sinisikreto na hindi ka mapalitan sa puso niya. Na wala siyang ibang gusto kundi ikaw lang. Ganon. Na hindi siya kontento sa buhay niya without you. Na wala siyang kakontento ka sa buhay niya. Or hindi siya feeling fulfilled without you. Ano ba ang totoong nararamdaman ng person sa'yo? Then, the lover's card. So, mahal ka niya. In love siya sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Deep soul connection ang nararamdaman niya sa'yo. Connected siya sa'yo. Energetically. Divine love. True love. Ikaw yung gusto niya makasama throughout his or her life. So romantic. Hindi nawawala yung pagmamahal niya sa'yo. Nag-uumapaw yung pagmamahal niya sa'yo. So, let's see kung ano naman yung message ng spirits sa'yo. Yan ang problema sa tao kasi nagpapakontrol. Yan ang problema ng person mo kasi nagpapakontrol siya. Maring tatay niya, magulang niya, or else a boss niya. Pag mga boss na yun, wala namang karapatan mag-control yan sa personal na buhay ng mga tauhan niya. Diba? Unless na kung gusto niya. Gusto niya magpakontrol. Wala siya sariling utak. Yung person mo na yan. So we have here the birthday. A significant birthday holds the answer to your question. And healing healed healer. Healing energy surrounds you and this situation. So may healed pa yung connection yung dalawa. Anong advice or message ng spirits person for your person? What we have here is do some research. You need more information about the situation. Look into it further before proceeding. Okay? Patience, please. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan pa dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.